Okay, so magandang umaga sa inyo mga kaytubero, and samahan niyo ako dahil tayo ay pupunta ng New Manila. So backstory lang ano about dito sa New Manila. So ang New Manila ay ang Magdalena Estate. Pero bago pa ito naging Magdalena Estate, dati itong pag-aari ng mga Jesuit Friars. And kalaunan, ito ay na-acquire ni Doña Magdalena Hemadi noong 1904. Pero bago pa sumapit ang around 1930s, ito ay ginawang residences. Kaya noong mga 1930s na ay nagtayuan na yung mga magagandang mansion dito sa Magdalena Estate. Kaya ngayong araw ng Linggo, samahan niyo ko na puntahan ang dating Magdalena Estate na ngayon ay ang Broadway Avenue, New Manila. So ang simbahan ay itinayo 1954 and natapos siya 1964. Okay. So mula dito sa simbahan, mga kaytubero, makikita natin yung bahay ng nagtatag ng New Manila. Ayan. So halos tapat lang siya. Yan yung bahay ni Magdalena Ismael Hemadi, mga kaytubero. Okay, so yan lang siya, mga kaytubero. Number 20, Broadway Avenue. Okay, ulitin ko lang. Yan yung simbahan, tapos yan yung bahay ni Magdalena Ismael Hemadi. Ayan. Di lang natin matanaw kasi matataas yung mga puno dito. Ayan na, tanaw na natin oh. Ayan oh, number 20. So ito yung bahay niya. Bahay nilang mag-asawa actually. So makikita niyo yung bakod ano, para siyang ano, yung pangpiga ng tubo. No? Eh no. So hindi na si Magdalena Ismael Hemadi o yung kanyang pamilyang may-ari ng bahay na ito. Ito ay sakop na ng ano, ng Pastorel Sisters. Ayan. So tingnan natin yung pinaka-entrance. Okay, so tama nga tayo. Ito yung bahay ni Magdalena Ismael Hemadi. Ayan o, Pastorelli Sister. Ayan. So hindi na ito bahay nila. Sakop na siya ng Pastorelli Sister.
tignan natin. Okay, so ulitin ko lang ano, nandito tayo mismo sa kahabaan ng Broadway Avenue dito nga sa New Manila, Quezon City, ano. Ayan. So I'm sure naman familiar kayo kay Narcisa Buencamino de Leon, no? Ang reyna ng LVN Pictures, mga kaichubero. So yan yung mansion niya. Kaya lang hindi talaga natin sila maaninag ano, yung mga mansion dito kasi ang tataas ng mga puno. I hope na dito matanaw natin. Hindi pa rin. Ayun sa'yo. Punta na lang tayo dun sa harapan ng gate nila. Okay, so eto 9th Street. Tawid tayo sa kabila. Ayan siya o, mga kaijubero. Here. So, ito yung main gate. So, ito yung bahay ni Doña Narcisa Buencamino de Leon. Ayan. Ayan. So, nagtanong ako kung open ito sa public. So, itatanong daw. Ano, boss? Ang pangalan niyo? Okay, so pinayagan tayo na pumasok sa bahay ni Doña Narcisa Buencamino de Leon, mga kaichubero. And maraming salamat kay Ma'am Flor de Lisa Cortez and of course kay Sir Luis. Eh, Sir Luis, thank you po sa inyo sa pag-alaw sa akin na pumasok dito sa mansion ng dating Queen of LVN Pictures. So medyo bibitinin ko lang kayo ng konti, no? So abangan nyo ang ating part 2 dito sa full house tour ng bahay ni Doña Sisang Buencamino de Leon. Okay, so ang mansion ni Doña Sisang Buencamino de Leon, mga kaichubero. So abangan nyo na lang yung ating part 2 ng video natin dito nga sa New Manila. So 10th Street na tayo. So ito naman yung bahay ni Felix Manalo Isagum. Ayan, so ito itinayo 1925, balik katawid tayo doon. So ito yung Mala Castle, o castle na nga ito nung araw, ano. Ayan, oh. So ayon sa aking nabasa, si Felix Manalo Isagum ay ang founder ng Iglesia ni Cristo. So correct nyo nga ako, mga kaichubero, kung tama yung nabasa ko. Ayan. Okay, so itinayo 1925. Ulitin ko lang. Bahay ni Felix Manalo Isagum. Ayan. So hindi na natin masyadong fino-focus sa video kasi alam nyo naman, nandito tayo sa mayayamang lugar, mga mansion na bahay yung mga binivideo natin, and mga private residences pa naman yung nandito, ano. Ayan. So eto na yung bahay ni ano, eto na yung tinatawag nilang Villa Caridad, mga kaichubero. Ayan, oh. So parang wala na itong bahay na ito ngayon, ano? Hindi na siya ginagamit and mukha nga talaga siyang mukha na ngang gigibay na itong mansion na ito. So ang bahay pala na ito, mga kaichubero, ay dating pag-aari ni Dr. Jose Lerma na itinayo 1930s. Pero nung sumapit ang 1950s, ito ay kanyang ibinenta kay Doña Caridad Velasco Onciaco Gallego. Kaya tinawag itong Villa Caridad. Ayan. So meron pa siyang bust. Ayan o. Mukha ng tao. Ayan pa yung isa sa kabila. Sa mga nagtatanong o sa mga nag-request
napuntahan ko nga itong Villa Caridad, mga kaytsubero. So... Okay, so Chinese na raw yung may-ari ng lumang mansion na ito. Ito ngang Villa Caridad, ano? Grabe ito, mga kaytsubero. Parang dyan yata nag-i-stay yung mga gwardiya nila nung araw ng bahay na ito. Ayan. Okay, so nandito na tayo sa 12th Street. Ito naman yung bahay ni Dr. Felix Ochoa Cortez. Ayan. Ayan siya. Pero itong mansion na ito, mga kaytsubero, na-restore na ito. So pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya before. So ito naman itinayo 1932. Ito ay naibenta na sa iba. Iba na yung may-ari. So yung nakabili, ayan, makikita nyo naman ni-restore nila yung mansion, ano. So karamihan yung mga mansion dito sa kahabaan ng Broadway Avenue, hindi na sila yung may-ari ng mga bahay nila. So mga bago na itong mga nakatira dito. Ganda ng bahay, no? Pero syempre wag na tayong lumapit, no? Baka... makita tayo sa CCTV. So familiar ba kayo sa Fule Malbar sa San Pablo, Laguna? Yung White House na pinuntahan natin before, yung na-vlog na natin. Alam niyo ba na meron din silang bahay dito noon, pero kalaunan daw ibinenta. So pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng dating Fule Malbar Mansion dito nga sa New Manila. Okay, so alam ko maraming mga lumang mansion dito sa New Manila, pero syempre hindi ko naman kayang i-feature lahat, ano. So ano lang yung makakaya natin, ano. Tapos nandito rin yung ano, bahay ni Benigno Aquino Sr., yung lolo ni Noynoy Aquino. Parang eto na yata yun, mga kaytsubero, yung nasa kanan natin. 64, 62. Parang eto na yun, mga kaytsubero. Yan o. Bahay ng lolo ni ano, Noynoy Aquino. O yan na, eto na nga yun, 64. Kaya lang hindi natin tanaw. Tapos, dilapidated na rin siya, mga kaytsubero. Hanap tayo ng pwesto. Ayan. So mula dito sa bahay ni Benigno Aquino Sr., sa tapat niya, ito naman yung bahay ni Fule Malbar. Ito yung kanilang mansion dito sa New Manila. Ayan. Pero kalaunan na benta na ito, so iba na yung may-ari. Ayan, oh. Ayan, si Dr. Potenciano Malbar at saka si Eusebia Fule. Ayan. So ito yung kanilang mansion. Lapit nga tayo, baka pwede. Tawid tayo sa kabila. So shout out kay Dr. Jen na nagsabi sa akin na ito yung bahay ng kanyang kamag-anak. Ayan. So napakagandang mansion. So as is pa rin ito, mga kaytsubero, kung ano siya noong binili nila, itong bahay na ito ng bagong may-ari. Ito pa rin 'yon.
Ayan. Okay. So balik na tayo ng simbahan. Dito mga restaurant na, no? Ayan. So sabi nila, kung ano yung Forbes ngayon, noon, eto daw yung Forbes. Dito nga sa Quezon City, ang New Manila. Okay. So pumunta lang ako dito sa New Manila para lang mag-sightseeing ng mga lumang bahay, mga lumang mansyon. So ginawa lang natin is pumunta tayo rito sa bahay ni Doña Narcisa de Leon, and buti na lang may guardiano, and tinanong natin kung pwede ba nating i-feature or kung meron bang requirements para may feature natin dito sa ating channel. And bait naman nila, no? Kaya maraming salamat kay Lordy.